guys. So, welcome po sa channel ko. So, bali, ito yung unang first vlog ko. Medyo nahihiya pa kasi beginner pa lang sa YouTube. So, ang naisip kong i-vlog ngayong araw na to ay kung paano maglaba sa washing machine na automatic gamit ang Samsung Wobal 6 kg. So bali lika prepare natin kung ano yung mga gagawin sa paglalaba ng automatic washing machine top load. So bali muna, ayan, ito po yung washing machine namin. Ayan, ito yung model niya, Samsung Wobal. So bali 6kg lang siya. Ngayon tuturo ko po sa inyo ngayon yung pag-operate ng washing machine na to, especially dun sa mga hindi pa nakakaalam kung paano i-operate to. So bigyan ko lang po kayo ng konting kaalaman. So bali ito, ito yung supply natin sa tubig. So kailangan dapat malakas yung supply niya ng tubig, kasi kapag mahina siya, magkakaroon siya ng error dun. Magkakaroon ng error siya. Ibig sabihin, hindi sapat yung pumapasok na tubig kung saan. So, nahihirapan yung washing machine. Lalo siyempre, automatic to. Laging nagkakarga ng tubig. So, dapat malakas yung supply ng tubig nyo. Then, ito yung drain hose niya. Ito. Ayan. Ayan. So dapat hindi siya nakababa sa sahig, kasi kapag inoperate mo siya yung washing machine, mangyayari tatapon lang na tatapon yung tubig dito, pati yung sabon na nilagay nyo, pati yung daon na nilagay nyo. So tatapon lang siya na tatapon. So dapat naka-level siya dito. So, dapat ito, ayan, nakalagay siya dapat dito. Yan ang purpose niyan eh. Kaya siya meron dyan. So, tataas natin siya. Kabit natin. Okay. Ayan. Ngayon, kakabit natin siya dito sa isa pang hose. Pwede kasama itong hose na to eh, nung binili to. So, meron na siyang kasamang extended hose na to. Para sa panggang. So, kailangan ikabit natin siya dito kasi hindi siya abot dito sa drain ano ko. Papuntang kanal. So, lagay ko to. Nakabit ko siya. So, ayan. Nakabit ko na siya dito. Okay. Ayan. Ito yung supply ng tubig. Ayan. So, unang-unang gagawin natin, syempre, unang-unang gagawin natin, syempre, ito, salpak natin. Ayan. Then, buksan natin yung power. Okay. Tapos, buksan natin yung switch ng tubig. Okay. Tapos, so, kailangan ilagay na natin yung damit na lalaban natin sa loob. Kasi,
kailangan yun para pag ano na siya, nag-start na siya. So, kailangan dapat yung damit nasa loob na bago tayo mag-start, bago tayo pumindot dito sa mga pindutan dito, kailangan ang damit nyo nasa loob na ng washing machine. Okay? So, tapos yan, lalagyan nyo na siya ng sabon dito. So, pwede rin liquid or pwede rin powder ang ilagay nyo yung sabon dyan. So, ako ang lalagay ko ay yung powder. Ating scoop siguro okay na yan. Ganito. Kasi puno na siya eh. So habang natakbo naman siya, pwede mo naman siyang i-open tapos pwede ka maglagay ng sabon. Pag gusto mong lagyan pa ng sabon siya. Ayan. Tapos na natin. Pagkalagay natin ng sabon, so lagay naman natin itong lagay naman natin siya ng Downy. Dito natin ilalagay sa butas. Pwede na yan. Then, close natin. Tapos, sarado natin to. Yeah. Tapos nya, tsaka natin buhayin. So, power on. Yan, diba? May tunog pa. Okay. So, unang gagawin natin, select muna natin yung level ng tubig. Ayan. So, ito dahil medyo maraming akong nilagay na damit. So, siguro gawin kong sa level 4 or 5. So, siguro pwede ng level 4. Okay. So, level 4 na lang. Pag punong-puno siguro yan. Pag punong-puno yung ano nyo, damit hanggang dun sa ano. Yan, kasi ibabaw na yan. So, pwede nyo gawing level 5 yung tubig nyo. Pero ako level 4 na lang. Hindi na masyadong puno siya. Yan. Tapos nun, pitutin nyo itong wash. Ito. Yan. Ito, lalabas dyan kung ilang minuto nyo iwa-wash. So, ang maximum niya sa wash, bali hanggang 30 lang siya yung minutes niya. So ako ang gagawin ko para mga 24 minutes lang siguro. Mga 26 minutes. Yan, 26 minutes yung pagwawash ko. In 8 minutes. Gawin na natin 30 minutes. Yan. So, tapos nun, punta tayo sa range. Ito naman, sa range, ito yung magbabanlaw na. Magbabanlaw na siya. So, ang maximum niya sa range ay hanggang 5 lang. Ayan, hanggang 5. Kung ilang beses nyo siya i-re-range. So,
So siguro ako tatlong beses. Yan, tatlong beses ko sa i-re-range. Then yung last, yung spin. Yan. So spin siguro, yung spin ano yan eh. Yan yung pagda-dryer. Yan. So gawin ko lang 2. Kung mapapansin nyo, umabot siya ng ano, ng 1 hour, 92 minutes, bali 92 minutes, yung inabot niya. So, bali 30 minutes yung pagwawash niya, tapos nag-rinse ka ng tatlong beses, tapos nag-spin ka, yan. So, tumotal siya ng 92 minutes. Tapos ito pala. Then next naman, ito pipili ka dito kung ano yung gagamitin mo. So ako naman ang ginagamit ko pag mga ganyang mga damit, mga t-shirt, mga towel, yan mga ganyan, tapos mga short. So ito lang yung pasi lang gagamitin niya, pasi. Yan. Ito naman kung mga maninipis yung gagamitin, yung lalabhan nyo, maninipis na damit, like kunyari mga jersey, tapos mga pantulog nyo maninipis, ganun. Basta yung mga maninipis na mga damit. Then ito, pwede rin kayong maglaba dito ng blanket. Okay. So dapat yung blanket nyo, yung hindi naman lalagpas ng hindi naman aabot ng 6 kg, kasi masyado ng sick yun dito, hindi na masyadong malalaban yung ano, yung blanket nyo kapag masyadong ano na siya dito, apaw na siya. So dapat yung tama lang na blanket ang pwede yung ilagay dyan at laghan. Okay. Tapos nyan, then pindutin nyo na tong start. Okay. Kung mapansin nyo, ang umilaw itong nasa fuzzy. Ayan, gaano na siya ng tubig. Then, ang nagpipiling siya dito, itong wash. Ayan. Katapos ng wash, rinse naman, then, spin. So, ayan. Naglalagay siya ng tubig. Ito, pwede ka rin mamili pala dito ng air turbo, cold, or hot. Ayan, pwede ka rin mamili. Sa hot, meron din siyang laga, ano dito, salpakan ng, ano, ito, para sa hot naman to. So, hindi naman na masyadong ginagamit yan. So, ito lang talaga. Sa cold water lang talaga. So, pero meron siya. Pwede siyang gamitin. Talpakan mo siya ng sa hot water. So, ngayon, nasa cold lang siya. Dito mo lang siya i-click sa option. Pwede mo reset yung, pag kalimbawa gumamit ka ng hot, pwede mo reset siya ng yung temperature niya, kung ilang degree ang gagamitin mo. Ayan. So, yan na siya. Nag-ano siya ng tubig. Lalagay siya ng tubig. Yan na.
Ah, nag-start na siya. So, habang siyang naikot, naglalagay pa rin siya ng tubig. Hanggang sa ma-reach niya yung level 4. Na level 4 na tubig dito sa loob. Kaya, patuloy pa rin siyang naglalagay ng tubig. Kaya dapat, sabi ko nga sa inyo kanina, dapat malakas yung pressure ng tubig nyo, tsaka yung ano ng tubig, yung supply ng tubig nyo. Kasi kailangan nyo, lalo sa mga automatic na mga washing machine. So, ayan. Pag gusto niyo siyang lagyan ng tubig, ng sabon, pwede niyo rin siyang lagyan ng sabon kung nakukulangan kayo sa sabon. So, i-pause niyo lang siya. Okay? So, titigil yung daloy ng tubig. Okay? So, buksan niyo lang ulit 'yan. Tapos pwede niyo siyang lagyan ulit ng sabon. Then, close nyo ulit. Then, sarado. Tapos, start nyo ulit. Continue lang siya magwawas. Ayan. Kung napansin nyo, bumaba na yung minutes niya. Naging 88 na. Kanina 92 minutes, di ba? So, ngayon 88 na siya. So, pababa siya ng pababa. Hanggang sa ma-reach niya itong spin. Ito na yung dryer. So, mag-start muna siya sa wash. Then, rinse. Then, pinakahuli yung dryer na yung spin na. So, hintayin natin siyang hintayin na lang natin siyang matapos. So, habang naghihintay kayo, so, pwede kayong maglaro muna ng Mobile Legend. Pwede kayong manood muna ng movie. Movie marathon muna kayo. Pwede rin kayong magluto o maglinis ng bahay. And so, yan ang kagandahan sa automatic washing machine. Pwede mo na siyang, pag na-set up mo na, pwede mo na siyang iwanan. At makagawa ka pa ng ibang mga gawain mo sa bahay. Ako, malaking tulong sa akin to kasi bali, malaking tulong sa akin to kasi yung trabaho ko 12 hours. So bali kahit weekend may pasok ako. So itong automatic washing machine, so malaking tulong sa akin to kasi yung trabaho ko 12 hours kahit weekend may pasok ako. So, wala nang time talaga para makapaglaba ka. Kung makapaglaba ka man, pagod na pagod ka. Kasi nga, 12 hours ka lang nasa trabaho, tapos maglalaba ka pa. So, dati, yung manual yung washing machine namin. So, ang hirap kasi mag-aanlaw ka pa, di ba? O ako kasi kung mag-aanlaw pa, magbanlaw pa ng tubig, mga 3 beses pa, ibabanlawan ko. Para mawala talaga yung sabon niya. Tapos idadownin mo pa, di ba? Then sasampay ka. So kakain talaga siya ng oras talaga. Imbis na ipapahinga mo na lang. Ito kasi pwede mo siyang pagka na-setup mo na, pwede ka nang matulog.
Then pagkagising mo, sampay mo na lang siya. Okay na, di ba? So, yun ang kagandahan din ng automatic washing machine. Yung iba ayaw gumamit ng automatic washing machine kasi nga hindi daw maganda yung pagkakalaba, hindi daw mas nakukusot ng maayos. Pero para sa akin okay naman eh. Malinis naman yung mga damit na nilabhan. Saka, kung hindi ka satisfied dun sa ano sa paglinis, di habaan mo yung ano mo, habaan mo yung oras ng pag-wash mo, di ba? Kaya nga may setting yun eh. Diba? I-maximum mo siya. Tapos yung pag-rinse mo, habaan mo din, maximum mo siya. Siguro naman maano na yan. Malalaban na ng maayos. Yan. So, bali, yan, hintayin na lang natin siya matapos hanggang maabot siya sa range. Mamaya papakita ko sa inyo kapag nasa range na siya. At saka pag yung dryer na, papakita ko sa inyo. So, balik tayo mamaya. At ako'y magluluto muna. So, yan. Para ba tayo ngayon? Ayan na. So, yan. Nag-rinse na siya. So, tapos na yung pag-wash niya. So, ngayon, nandito na tayo sa rinse. Ayan. Nag-rinse na siya. So, 20 minutes. 21 minutes pa yung remaining niya. Babalaw na siya. Ayan, nagbabalaw na siya. So, minuto natin, 15 minutes. 15 minutes ka. Papansin nyo, medyo nawala na yung sabon. Kasi, panghuling ano na to eh, panghuling rinse na, panghuling banlaw na siya. Kaya, medyo konti na yung sabon niya. Ito na tayo ngayon. Yan, nag-i-spin na po siya ngayon. Ibig sabihin, nagda-dryer na siya. So, 6 minutes siyang ita-dryer. Ito yung remaining minutes niya. Pagka natapos na yung oras niya, ayun, pwede na natin isampay yung damit. So, tapos na siya. So, ganun lang guys. Ganun lang yung paglalaba dito sa top load washing machine. Diba, napakadali. Ayan. Ayan guys, 1 minute na lang. Matatapos na siyang mag-dryer. Ayan. Kung papansin nyo, di ba? Nag-bibling siya. So, it means, nandito tayo sa spin. Ito na yung dryer. So, ayan. Minto na siya. So, wait lang natin matapos. Ayan. Okay.
Yun. Zero na siya. Diba ang ganda ng music niya? May music pa, diba? Okay. Yan. So, yan. So, tapos na siya. Kukuha na tayo ng palanggana para kunin yung ating mga nilabhan. Okay. Diba? So, yun lang guys. Okay na. Pwede na natin siyang isampay. So, ganun lang kadali yung paggamit na to. So, sana may natutunan kayo sa unang vlog ko. So, yun guys. Tapos na po siya. Sasampay na lang natin nilaban ko. So, maraming salamat po sa panonood nyo. And I hope sana kahit pa paano may natutunan kayo dun sa unang vlog ko. So, marami pong salamat sa panonood. Thank you. Take care and God bless po sa lahat. Bye. By the way, may nakalimutan pala ako. So, sa next vlog ko, tuturo ko naman po sa inyo kung paano maglinis na tong washing machine na to. Okay? So, yun lang po. Maraming pong salamat at sana subaybayan nyo po ulit ang sunod na vlog ko. God bless po sa lahat. Bye! Peace.